pagkanta, pagsayaw, sumikat noong taong 2000 ang tinaguriang rock, diva at reina ng split na si Mystica. Hindi isang dekada ang nakalipas, saan na ito napagpag? Mystica, you know I like you. We got you as a director here in the Philippines because you had a certain status, you were well known, but now I'm seeing on YouTube, yeah, I mean, there's pictures of you and this guy. Who is he? Where did you get him? Like, out of the street and you're making a movie? This is not what you've been hired for. This needs to stop. I thought you won't be here till later. Well, there's something important that we needed to discuss, and so I thought it was better if I was to come right away. How can you do this? How can you do this to me? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Ano mo ba siya? Boyfriend ko siya, Mami. Hindi mo ba alam, Mami, niluloko ka lang niya? Anong niluloko? Ginagamit ka lang ng tawag niyan! Ginagamit saan? Ginagamit niya para sumikat! Para sumikat? Totoo ba yung sinasabi niya? Yes, ma! Oh! Sabi mo po siya, ha? Sandali! Hindi kita mahal. Ang gusto ko lang naman, intindihin mong mami mo. May mga bagay-bagay na hindi ako proud kung ano yung ginagawa ko. Pero kung minsan, di ba sabi nila, pag umangat ang isang tao, yun ang importante. Pero pag bumagsak ka, talagang big deal para sa kanila. Gusto mo bang mangyari sa akin yun? Kaya kahit anong sabihin ng mga tao, wala sa akin yun. Ang importante, nabubuhay tayo ng marangal at hindi ako nagnanakaw. Bata-bata mo pa! Ilan taon ka na, ha? Mami, 18 po. 18? Ilan taon siya? 17 po, ma'am. 17!
Anong magagawa ng isang 18 years old na walang trabaho sa isang 17 years old na wala ring trabaho? Hindi nyo na ba inisip yun? Ha? Hindi nyo na ba naisip yun? Napakasama mo namang ina! Napakasakit para sa akin na hindi mo kayang ibigay sa akin yung anak ko. Sobrang sakit! Bakit mo kailangan ipagdamot sa akin yung anak ko? Ngayon, makakatulog ka pa ba dahil dyan sa desisyong pinagagawa mo? Ha? Makakatulog ka pa ba? Sagutin mo ako! Nakakatulog ka pa ba? Ako? Pinagsasabayan mo akong napakasama kong ina. Sino ba ang nag-alaga sa bata? Bigla na lang dumating ang bata. At hindi ko alam kung sino ang ina. Sinong batang ko ba kahit minsan kung sino ang ina niya? Pagkatapos bigla kang dumating at sabihin mong ilalayo mo sa akin ang bata. Oo, ikaw ang ina ng bata. Pero ina rin ako. Kaya kung iniisip mo na hindi ako makakatulog kung sakali man na hindi ko ibibigay sa yung bata, nagkakamali ka. Dahil alam ko ang feeling ng isang tunay na ina. Ang ayaw ko lang kasi bigla mong ilalayo sa akin ng bata. Para lang papaaso na bigla mo na lang kukunin na basta-basta. Tao yan, inalagaan ko. Hindi ito isang laruan o ikay isang aso, isang pusa. Pagkatapos, pupunta ka sa akin, bigla na lang hukugutin yung bata dahil ikaw nga ang ina. Isipin mo rin, ibinuhos ko ang panahon ko, pera, pagmamahal sa batang ito. Oo, alam ko, ikaw ang tunay na ina. At alam ko mahal mo ang bata, kaya ka nga bumalik. Kaya lang iha, ayoko lang na bigla mo na lang kukunin sa akin ang bata, pagkatapos ganun na lang kadali. Pero sana naman mararamdaman mo rin kung ano ang feeling ng isang ina. Na bigla na lang din mawawala yung kanyang apo. Isipin mo! I am sorry, anak. Naiintindihan kita dahil nagkaroon din ako ng anak. Isa pa, iniwan ko din siya nung maliit pa siya, nung bata pa siya. Pero ginawa ko ang lahat para lang makaahon, para lang meron akong maipadala sa nanay ko dahil siya rin ang nag-alaga kay Dada. Pero ginawa ko rin katulad ginawa mo. Lahat ginawa ko rin na pagiging entertainer sa ibang bansa kaya naiintindihan kita. Oo, totoo nagsumikap ka. Kaya lang anak, tratuhin mo naman ako na isang ina rin. Yes, yeah. Oh, no, 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 no,
Ano, Mystica? Tinamo ako. Itas ng Pilipinas. Ang politiko ko. At ang media lang nagpapaikot ng mundo. At ikaw, puta ka lang. Kasi artista ka lang. At ngayon, artista, manood ka kung paano ka papasabog na talagyan mo. Tapos may ulo ngayon. Alright, my friends, I'm going to introduce you our star in the movie called Querido, none other than Mr. Kid Lopez. So, Mr. Kid Lopez, kumusta? Okay lang. Okay lang. Okay, so ano ang feeling mo ngayon dahil this is going to be your first movie? Masaya ba? Ninenervyos ba? Or talagang super excited? Masaya naman, sobra. Kasi sa akin yung binigay na ganung ano eh. Opportunity. Hmm. Okay. So, noong nalaman mo na gagawa talaga kami ng isang pelikula na talagang nakalaan sa'yo through the support of Doc Jan Ortiz Tiope, kasi mga kaibigan, dahil po kay Doc Jan, kasi it was his idea talaga na bigyan siya ng isang magandang role sa isang pelikula, kaya ito po yung Querido. At siya po yung nagsuggest na Querido po mismo ang title. So, nung nalaman mo na Querido, ano ba ang unang sumagip sa utak mo? Nung unang sinano ko sa utak ko, ang Querido kasi akala ko ano? Kabit. Kabit siya, kabit, di ba? Pero ako. Yes. Pero noong tiningnan ko talaga kung ano ibig sabihin ng Querido, it means sweetheart o kaya beloved o kaya dear, parang ganun. Kasi it's a Spanish term for something na dear, parang honey, sweetheart, ganon pagdating sa Spanish, okay? So, para lang magkaroon naman ng idea yung mga tao na something like, parang alam mo naman kasi ako, mahilig ako sa mga double meaning, di ba? So, ang unang sasagip sa isip ng mga viewers o kay mga audience natin ay isang pelikula na, kabit. Yun ang number one, di ba, na talagang pupunta sa utak nila. Pero ang mas mahalaga, kailangan pong panoorin nila yung pelikula para at least alam po nila na ito po ay may katuturan at hindi lang po puro kung ano yung mga hakahakan nila. Kasi nung una kasi marami silang scenes na akala nila hindi ito something na may aral o kaya may moral lessons o no. Pero of course, hanggat hindi pa nila nakikita yung pelikula, of course hindi nila talaga alam kung ano talaga ang nilalaman nito, di ba? And of course, eto, take your chance para invite na rin ang ating mga viewers. Good evening everyone. In-invite ko po ay na manood ng Querido. Coming soon na po siya. Ayan, wala pang exact date, pero later on malalaman nila dahil i-announce po namin is either through sa YouTube o kaya sa Facebook. So, mga kaibigan, eto po ulit si Querido, the Querido King, Mr. Kid Lopez. Okay, so see you guys later.